araw ay makakapanayam natin ang isang premyadong aktres at kilala sa kanyang mga pelikula. Walang iba kundi si Miss Bea Alonso. Sana ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit. Ang kanyang ina ay deboto ni Santo Padre Pio. Sa katunayan, nagpatayo sila ng kapilya sa kanilang farm sa Zambales. Malaki kasi ang naging ambag sa kanyang paggaling dahil sa matibay na pananampalataya. Bakit ba tayo nagpagawa ng chapel? I'm very grateful dahil sa mga blessings. Tapos para may napupuntahan din kami kasi hindi kami madalas nakakababa. Kasi mama mahilig magsimba. Di ba Padre Pio papa na devotee na? Oo. Nag-umpisa kasi si mama na maging devoto ni Padre Pio mga 7 years ago nung nagkaroon siya ng meniscus tear sa kanyang tuhod. And nag-start na rin siya hindi makalakad. And then I remember nung time na yon. Meron siyang pinapagawang business, parang paupahan and commercial building sa Batangas na malapit lamang sa Padre Pio Church. She just found herself wanting to go back and forth na hanggang sa parang nafe-feel niya na mas parang tumitindi ang connection niya kay God at kay Padre Pio every time she would go to the church. Definitely naging successful yung mga business na tinayo ni Mama. When it comes to healing, I am happy to say na ngayon meron ng pagkakataon si Mamang makalakad ulit dahil nagpatingin siya ulit and hopefully this year matuloy na yung kanyang operasyon given na magkakaroon na siya ng clearance from all her doctors. Siguro ang pinakamalaking blessing is for her to have that kind of relationship with God again, to be closer to God and para magkaroon ng ganong klaseng spirituality again. Kasi si Mama, she's that person na talaga who is very spiritual. And nakikita ko na tuwing merong problema o kapag nade-depress siya, syempre dahil sa kanyang kalagayan, I find na si Mama mas lalong nagiging closer sa kanyang spirituality at lalo siyang napapalapit kay Padre Pio. Well, I'm very, very grateful dahil yung mga hiniling ko kay Lord, parang triple o 100 times better pa yung binigay niya sa akin. I don't feel I'm deserving it at all, but pinagpapala niya pa rin ako. And I am also very well aware na it's bigger than me. Hindi lang natatapos sa akin. Maraming purpose at maraming dahilan kung bakit ako'y napili niyang bigyan ng mga gifts na to. I'm also very grateful for the gift of family kasi hindi ko siguro alam kung saan ako pupulutin kung hindi ganito ka-supportive at kabait yung pamilya ko and for the gift of friends because I have the best friends I could ever ask for who are there for me kapag meron ako pinagdadaanan o kahit na masaya o malungkot man ang buhay ko, meron ako mga tao masisilungan and I'm very, very grateful for all the blessings, especially my relationships in my life. Never give up kasi kahit ako, ang dami ko rin pinagdaanan sa buhay. Pero maaaring mas matindi yung pinagdadaanan ninyo. Kanya-kanya naman yan, di ba, ng bigat sa buhay. Pero ako kasi, I've always believed na walang ibibigay na pagsubok sa atin si Lord kung hindi natin kakayanin. Alam ko na ang biggest blessing for you ay marami kang matututunan sa pagsubok na ito and yung reward ay naghihintay lang sa'yo sa dulo. So, kapit ka lang at malalagpusan mo rin lahat ng yan. Kung ang pagpapala ay nakamit ng nanay ni Bea, hindi malayo na ang inyong mga dasal ay pakikinggan din ni Santo Padre Pio.